Sir Angelo, paano nyo nalaman itong instance na ito na may nambablockmail kay Amy? Sir, ganito po kasi, may yung nasa ibang bansa po ako, hindi niya po alam na nabubuksan ko po yung ano niya, yung Facebook account niya, mm-hmm. pati Messenger. Mm-hmm. Ngayon po, syempre, may mga nakikita na ako doon, pero wala pa akong masyadong patunay. Wala pa siyang inaamin doon na kahit sino pinagsasabihan niya. Wala pa siyang masyadong pinagkakatiwalaan. Nung ipit na siya, may isa siyang katrabaho doon sa school na namilit na sabihin sa kanya kung ano ba talaga yung dapat niyang sabihin na wag nang itago kasi kakampi niya naman yun. Ayun yung sinasabi sa kanya. Sinong kakampi niya? Yun po, yung kumari po namin. Okay, okay. Yung kumari po namin na ninang po ng anak ko. Okay. Tapos po yun, doon ko na po nakumpirma na mag-iisang taon po ako sa abroad. Lahat-lahat po inamin niya doon na hindi niya po alam na nababasa ko yun. Okay. Kaya po, kailan to? Neto lang pong ano, ng nakarang linggo lang po. Okay. So umuwi ka bigla? Opo, kasi sabi ko, mas mahalaga naman yung pamilya kasi sila yung dahilan kung bakit ako nag-abroad. Tama. Tama naman yun. Okay. Kaya mas kailangan ako niya ngayon para ipagtanggol siya sa nagawa sa kanya. Okay. Sige. Ma'am Amy, ano ang pinamba-blackmail sa inyo? Ano po, sir? Katulad po na may kahalikan po akong lalaki. Pinapakita niya po sa akin. Na may video? Hindi po, picture po. Bukod pa po yun sa video po. May video pa pong iba. May picture ka na may kahalikan ng ibang lalaki? Opo. Totoo yun? Totoo yung picture na hindi dinoktor, hindi inedit? Hindi po. Hindi. Kailan yun? Last, ano lang po. Nito lang po. Okay, so meron din talaga. May bala sa'yo, kumbaga. Opo. Okay? So, ano yung video naman? Yung video naman po na hindi ko naman po alam yun. Binibigyan niya po ako, sir. Na nakikipag ano po sa kanya. Na nakikipag, eto na yung, opo. Eto na yung ginamitan kanya na, yung sa hindi picture, pinakmail ka muna, tapos binidyohan kanya. Opo, pinigyan niya po. Tapos no choice na po siya, ipit na po siya eh. Mahal niya po din ako, alam ko naman po sa sarili ko, yung 10 taon po kami, may isa po kaming anak. Aware po yung lalaki na gumawa sa kanya noon na may anak po kami. May asawa po siya. Bakit niya po kailangan gawin yun? For 2 years, ganito ang nangyari sa inyo. Naiintindihan ko yun, sir, kasi sobrang, naipit ano na po siya. Takot po. Takot ganyan, niya. Ganyan, kasi po, masira po yung pamilya ko. Kaya lang po, nililihim ko po. Sinasarili ko po yung ano ko. So for 2 years, gayon niya. Gano'ng kadalas yan, yung 2 years sa 2 years na yan? Gano'ng kadalas yan ginawa sa'yo, yung may mangyayari? Hindi ko na rin po maano kung ilan beses na po. Sa dami po, sir. Sobrang dami talaga. Hindi niya na po talaga mabibilang yun kasi madami po eh. 2 years yun, sir. Eh. So, nagsimula yan nung nilapitan kanya, sabi niya, napicturan kita na may kahalikan ka ibang lalaki. Tama ba? Ito, sir, kasi parang ganito po yung nasa isip ko. Para kasing yung kahalikan niya na yun, parang na-frame up to eh. Na parang plinano nila. Kasi ito, sir, eto, pinapayagan ko po na mag-inom na kasama yung mga katrabaho niya. May mga babae po. Mm-hmm. Tapos yung mga babae na yon, kumbaga sinusulsulan siya na masyado ka namang under sa asawa mo, ganito, mm-hmm. ganyan. Makipag-inuman ka naman sa amin, ganito, ganyan, pinipilit siya. Eh, nagka-problema po siya sa anak niya. Mm-hmm. Nagka-ano po yung diferensya sa pag-iisip. Mm-hmm. Ngayon po, sinamantala yun nila, tapos sa abroad pa po ako. Mm-hmm. Tapos, yun na nga po, yung paulit-ulit na, ano, pag-aya, tapos tsaka aano yun nung isa, mm-hmm. ayain kung saan. Nakausap mo na to, si Ernesto Bello, yung may video, naano mo na ba? Hindi sir, kasi sobrang galit ako, nanginginig nga po ako sa actually, galit eh. Kasi, electrical supervisor po siya saan? Sa SRMG po. Ano po kasi siya sir, yung government employee siya ng Marikina. Napakakapal ng mukha niya kasi sa eskwelahan ng MES. Doon niya ginagawa yung kaanoan niya sa asawa ko. Mm-hmm. Kung hindi ko lang iniisip yung anak ko, baka nakapatay ako ng tao. Mm-hmm. Oo. Nanginginig ako, sir. Talagang galit na galit ako. Nung nakita mo yung messages nila ni kumare nyo, how doon did you confront? Doon ako nag-hysterical sa trabaho ko na tinamad na lahat ako. Lahat ng pangarap ko gumuho na, sabi ko. Mm-hmm. Sabi ko sa supervisor ko sa abroad, sabi ko, sir, I want to go to Philippines. Mm-hmm. Because is family problem. Mm-hmm. Tapos naintindihan niya naman ako, pumayag naman siya. Mm-hmm. Pinaliwanag ko yung sitwasyon ko.
pinauwi ka agad ako. 1 week, sir, na naburyong ako. Lahat na ano. Mm-hmm. Actually, tinatawag. Di ako makatulog, di ako makakain. Tinatawagan natin si Ernesto Bello, no, yung itong nirereklamo nyo na may nagba-blackmail. Kaso, nagre-ring lang eh. In any case, andyan naman si Police Colonel Earl Castillo. Kausapin natin ang Chief of Police ng Marikina City PNP. Chief? Yes, good afternoon, Attorney Gam. Good afternoon po. Chief, eto pa nga po, may nagre-reklamo. Apparently, there is rape for 2 years. Series of rapes ang nangyari dito kasi against the will naman. Against the will naman po. And I think there is also a video and photo na taken without consent. Tapos kinalat po, sir. Kinalat po yung sa school. Alam po ng principal, alam po ng mga kasamahan nitong mga babae na kasama niya na kala niya kaibigan. Di na po, yun pala hindi. Nakapasok sa trabaho po. Bandang so, huli siya po yung po. Napahiya. Siya po yung lahat ng ano, naipit na lahat. Yes, attorney, oh, sufficient naman na yun kasi bibigyan ng statement sa atin yung ating biktima. At pumunta lang dito at ipasis natin para mag-execute siya ng affidavit of complaint for filing the case of rape. Apo, pwede po kasi yan. Apo. Papasok naman po. Kumbaga sa complaint siguro, Colonel, mag-ano tayo sa let's dwell on the rape na yes. ginawa sa kanya. Sa video po, lahat po, pati may mga kasama po kasi yan na nagkalat po ng video eh. Yan. Paski yun, mga yun, mga kasama niya na nagyayaya sa kanya na ano, tapos wala silang pakialam nung ginagawan siya ng ganon. Oo, yan. Sa kayong, kumbaga, papasok din yan. Tama po ko, Colonel, no? Papasok ito sa distribution of the of pornographic material. Nakakahiya, sir. Nakakahiya yes, po. Apo, sige. So, kasi, government property, binababoy ng isang government employee. Opo, ayun pa po ang ano natin, Colonel. I think nasa ano po yata siya. Nasa government po itong nirereklamo nila, si Mr. Ernesto Bello. I think he's an electrical supervisor, no? Tama yes, po. Siguro naibigay naman ng researcher natin yung contact details and yung information po ng case po na ito sa secretary po ni Mayor, na itawag na po kay Mayor okay, para po maipatawag po natin. Pero ma'am, una sa lahat ma'am, medyo masakit din to sa of course sa part ni sir, no? Yes. At sinasabi nga po ng netizens natin na sa comment section na napakaswerte mo dahil naiintindihan ka ng mister po ninyo. Hmm. Siyempre sir, 10 years po. Yan, minahal ko yan. Sorry. Minahal ko yan, 10 taon. Sa so, lahat ng ano niyan, kakampi niyan sa lahat ng bagay. Pero sir, yung sa ano, let me get this out of the way, no. Yung sa picture, yung sa my kiss, ayun, I would say kasalanan ni ma'am yun. Yung may kakiss siya na yun, iba. Yun, sir, okay pa yun. At least kahit paano, maintindihan ko yun. Kaso nga, sobrang inipit siya niyang hayop na lalaki na yan. Ni Bello na yan. Hindi, yan naman. Kausap na nga natin si Colonel Castillo. Inaabangan na kayo, tapos magka-file tayo ng kaso. Laban dito kay Ernesto Bello. Yun nga, tulad ng sinabi ko, papasok yan sa rape kasi hindi consented yung nangyaring pagkatalik sa inyo. Kumbaga, may ginagamit laban sa'yo, binablackmail ka. Sir, kasi fan din po ni Sir Rapi. Sa abroad, ayan po ang libangan ko pag nagtatrabaho po ako, may earphone po ako na gamit. Kahit hindi ko po siya napapanood, may mga alam din po ako sa mga sinasabi niyang batas tungkol sa mga ganyan. Kaya talaga lumapit po kami dito. Tapos yun nga, papasok din yan yung recording niya sa'yo nang wala kang pahintulot, wala mong consent, at dahil very intimate yung nangyayari, pwede yun, ibang kaso yun, bukod sa rape. At yung video na yun, pwede rin gamiting ebidensya laban kay Mr. Ernesto Bello. Okay? As bukod doon, meron pa tayong ibang kaso na sabi nyo, kumalat na, pwede yan pumasok sa distribution na nagpakalat ka ng video na walang consent kung sino man ang, yung mga subject doon ay walang consent. Ikaw yung subject doon eh. Ikaw yung binivideohan eh. Kasi diba? Ang inaano nila yung ebidensya daw na ano. Kahit wala namang ebidensya, kasi kalat naman yun sa school eh. Kahit mag-investigate sila doon sa may mismong eskwelahan. Kalat na kalat yun. Ultimo principal. Alam. Nakarating yun. Nakarating. Okay, sige. So, ganito gawin natin, sir, no? Naintindihan namin, galit na galit kayo. Siyempre, pero, sir. Pero meron tayong ano, may procedure tayo dito na huwag natin dadalhin yung batas sa kamay natin. Kumbaga, kaya nga po lumapit kami sa inyo, sir. Kasi
yung kawawa naman po anak ko kung sakaling makadisgrasya ako. Tama yun. Kaya yun, ang gagawin natin dito, tutulungan namin kayo. Andiyan si Police Colonel Earl Castillo, inaabangan na tayo. Papasamahan po namin kayo doon. Thus, mag-execute kayo ng complaint affidavit nyo laban dito kay Mr. Ernesto Bello. Tapos, ipa-file yan sa Fiscal's Office ng Marikina para ipatignan natin kung isasampa yung kaso laban sa kanya. Pero meanwhile, kayo, ma'am, i-ready nyo yung mga ebidensya nyo. Lahat kasi hahanapin yan doon para i-attach yan sa complaint ninyo. Okay po? Okay naman po yung galing sa kanya na mismo na nanghihingi siya ng sorry na gano'n, na nakuha pwede niya rin, talaga ng ano. Pwede rin po yun. Text niya po yun eh. Oh, pwede. I-screenshot niyo na po kasi baka mabura pa. Po, meron na. Okay. I-attach yun. Hahanapin nyo. Ma'am, last na po, no? Base lang po sa nababasa namin dito sa comment section. Ano na lang po yung maimemensahin nyo na may mga nagsasabi po na ito rin po ay may kagustuhan nyo din daw po sa loob ng 2 taon. Gayun din po yung nangyaring halikan doon sa picture. Ano po ang masasabi niya doon, ma'am? Ang masasabi ko lang po, di ko rin po ginusto yun. Naipit lang po talaga ako, kaya ako po nagawa yun. Ito yung sa talik. Pero yung sa photo. Yung sa photo po. Na may yung pinagsimula ng lahat. Yung sa ano na po yun. Hindi ko rin po yun alam. Mm-hmm. Hindi nyo alam ang picture. Pinicturean niya po. Pero yung act mismo, na merong may halikang naganap na hindi mo asawa, ano yon? Paano may explain? Para lang malinaw. Para lang malinaw. Ano ba? Tuksuhan ba yan? Ano ba yan? Ano nangyari dyan? Ano lang po kasi nagyaya lang po mag-sigarilyo. Yan po. Tapos po, bigla lang niya po kung nahila, nahalikan lang po. Okay. Okay. So, yun ang explanation nun. Samahan po namin kayo sa tanggapan po ni Colonel Castillo po, no, yung Chief of Police ng Marikina, and kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Colonel, maraming salamat po sa inyong assistance dito. Okay. Apo, maraming salamat po. Attorney, dito po kami, tihintay namin sila. Apo. Pag file ng complaint. Thank you po at mabuhay po kayo.